sa usapin ng angas, balwarte kung saan lungga ng pinakamatinding boksingerong naghasek ng lagim sa buong mundo. Pakyaw na naghari sa walong magkakaibang dibisyon. Paano pa nga ba e-entrada pa ang mga pausbong na boksingerong Pinoy para makamit ang makinang na pangalang sumabay sa kapal ng pitaka sa naturang karera? Well, kung diskarte ang pag-uusapan, tanging pag-aangas at pag-iingay ng laro ang isa sa mga solusyon gaya na lamang ng ginawang pag-usad ng 3 Division King, Janriel Cuadro Alas Casimero. Masasabi mang hindi nalasap ni Casimero ang pinakapunteryang big payday fight sa buong karir. Ay nakagagawa naman ito ng paunti-unting ingay para tangkilikin sa bawat laban. Sa kabilang banda ay ganitong pagkatao din ang bitbit ng boksingerong naging pinakamaingay sa lakas ng karisma. Ito ay walang iba kundi ang tinaguriang prinsipe na lumalapas sa mga kakabakabang bigay pagkain mula promosyon. Prince Albert Pagara, may big fight record na 34 wins, 1 loss and 24 by way of knockout. Ang mga panahong iyon ay masasabing golden days era ni Pagara na lahat ng itapat na laban ay parang leon na kinakain nito ang bawat ihain. Matindi ang laro nito sapagkat kung makukuha ang kumpiyansa at bibigyang ingay ng kapwa kababayan, inilalabas nito ang tunay na potensyal gaya ni Casimero. Maangas din ang karisma nito, subalit tahimik pagdating sa espasyong personal. Ngunit ang tanong, ano pa nga ba ang natitirang laro na mayroon ito sakaling bigyan ng mabibigat na laban? Ating saksihan at panoorin ang labang iniwanan ni Pagara sa mga Pinoy. Dahilan upang hanap-hanapin ito sa muling napipintong big matchup na maglalapit sa isang world title fight. Muli, saksihan natin ang pinakamatinding laro ng prinsipe ng Pinas, Prince Albert Pagara. Muli, welcome sa ating commentary podcast. Hayaan mo na kamustahin kita sa ating samahang ito patungkol sa boxing. Huwag na huwag po kayong malilingat sa bakbakang ito dahil lalo nating makikilala itong boksingero na mula sa Leyte, Albert Pagara. Ito to. Kikilalanin natin sa malalim na paraan. So ano pa ba yung mga nakatago kay Albert Pagara? At kaya pa bang maging world champion? So ating saksihan yung mga ginagawang laro ni Albert Pagara nung nasa kanyang prime. Oh! Ang bilis! Yan yung meron si Albert Pagara na kaya niyang patulugin yung kalaban sa mabilis na paraan. So dito makikilala natin si Albert bilang strong starter. Ayan o. Oh! Yun na naman! Grabe yung kaliwat kanan! Oh! Halos lumabas ng ring at magmakaawa yung tao sa kanya. Grabe! Sobrang lakas! So mamaya, aalamin natin yung pagkakaiba nila ni Casimero. Kasi pareha silang may angas, pero tignan mo oh, yung kalaban. Grabe! Grabe yung sinapit! Ayan o, ayun tumama. Yung una. So dito nakilala natin si Albert Pagara na talagang sobrang lakas sa early game ng fight. To the point na buhos lahat, no? Ganun si... Oy, yun o, inanuhan pa. Sinaksakan pa ng hangin. So, tumako naman tayo dito sa fight na to. So, kung saan nakalaban niya po rito, si William Gonzalez. So, obserbahan niyo po yung galaw dito ni Albert Pagara. Dito kakaiba naman, no? Hindi sumusuntok masyado. Paisa-isa lang. And take note brother ha, yung kanyang timbang dito na nilalaruan, eh timbang po ito ni Janriel Casimero tsaka ni Naoya Inoue. Dahil ito po eh 122 pounds division. Oh, yun yung kaliwa. Matindi rin si Albert. Actually, malaki yung pagkakaiba nila ni Janriel Casimero, no? Pares maangas, pero pares namang di may ibubuga. Malakas yung dating nila sa ring, ano, pagka lumalaban. So ito po, eh, ginanap po ito sa Amerika.
Ito ang unang pagkakataon na lalabas si Albert Pagara at tutungo sa Amerika. Ang kaibahan lang na napansin ko kay Casimero tsaka kay Albert Pagara. Itong si Albert Pagara, unang round pa lang o early fight pa lang, buhos kagad ng enerhiya, no? Habang si General Casimero medyo may pagka-early, malakas sa abangan. Ito, bigay todo agad eh. Pero parehas malakas. So dito, sa dikdikan ng bakbakan, talagang malaki yung ibubuga ni Pagara, no? Oo, yung mga bitaw doon ni Pagara. Nakakatakot. For me, maraming talento si Albert Pagara, no? He is a defense crusher, eh. Ayan, oh. Nabasag niya ng mabilisan yung depensa ng kalaban. And napaka-aggressive dito ng kanyang katunggali. Dahil ito po ay mula sa bansang Nicaragua. Kalimitan dyan sa mga boksingero dyan, napaka-sobrang lakas at matapang. Mayorga, Gonzales, Chocolatito. Yan po yung mga bansang yon. So, magandang matchup to na naibigay ng Ala Promotions. So dito medyo tahimik ulit si Albert Pagara. Pareha sila ni Casimero malakas sumuntok eh. Pati may dating sa loob ng ring, may killer instinct. Ang kaibahan lang si Casimero, walang pakialam kahit gano'ng kaboring yung fight. Basta naghihintay lang ng tamang tiyempo para gamitin yung lakas. While Albert Pagara hindi nagsasayang ng panahon, talagang all out, no? Kaya lang medyo risky yung ganitong taktika ni Pagara para sa akin, ha? Dahil pagdating kasi sa boxing, styles, no? Style makes fight. Kung ano yung estilo mo, nakadepende yon, no? Sa makakalaban mo. Oh, yun na naman yung kanan. Matalim yung kaliwat kanan na suntok ni Albert. Kumbaga ginagawa niyang raging bull dito yung kalaban niya, no? Nakaabang lang yung kanan kaliwa Pero tingin niyo, brother, kung kayo tatanungin ko, ha, comment mo sa comment section. Tingin mo ano ba yung mga kulang kay Albert Pagara na sana inaglagay sa kanya sa World Championship, no? Sa world title bilang kampyon. I-comment mo sa baba, brother, para mapag-usapan natin. Kasi in terms of local fight, sobrang lakas ni Albert Pagara. Isa lang sa mga nakita ko siguro yung fight mentality na meron si Casimero. Ito kasing si Albert Pagara, talagang pag hindi mo kayang saktan si Albert Pagara, lalamunin ka ng kumpiyansa ni Albert Pagara. Ganun to eh. Yun yung meron naman tong si Albert Pagara. Si General Casimero kasi sa loob ng ring, nakikiramdam muna yan eh, no? Then pagka nakatama, dun palang puputok yung pinakakumpiyansa niya eh. Pansinin niyo yung mga laro ni General Casimero, pagka pilit yung laro niya, medyo delikado siya, 'di ba? Pero yung tunay na General Casimero, brother, naghihintay lang ng tamang tempo, tapos saka pakakawalan yung solid na punches. Yun yung pinaka the best na General Casimero. While itong si Albert Pagara, hangga't hindi mo kayang saktan sa loob ng ring, impyerno yung mararanasan mo. Tulad kanina, ang lakas nun, nayanig ng sobra. Nakakatakot. Pwede kang tapusin ni Albert Pagara sa volume of punches tsaka one punch. Ganun ho katindi itong si Albert Pagara. And sa ngayon, brother, nasa 29 years old na si Albert. Ayan, winawasak ng matindi. Kanina sobrang tapang at ang lakas nitong kalaban, di ba? Ngayon, napatikom ni Albert Pagara.
sa makatuwid pag hindi mo kayang saktan si Albert Pagara, magiging impyerno yung buong round mo, no? Each round of the fight. Ganun ho katindi itong si Albert Pagara. And then one thing, sobrang lakas niya talaga sa early round. Ito lang yung nakita ko sa kanya, no? Pagka nasaktan mo si Albert Pagara, then nadala mo yung fight sa mga late game. Medyo kinakapos ng hangin itong si Albert Pagara. Kasi sumasabay ito sa salpukan talaga eh. Kung kaya niyang kainin yung suntok, kakainin niya eh. Kaya lang ang problema, pagka mas malakas sumuntok yung kalaban niya, yun ang problema. Tulad na lamang nung nangyari sa fight niya kay Cesar Juarez. Bagamat pinatumba niya yun sa first round, no? Pero grabe yung naranasan doon ni Albert Pagara. Yun yung kaisa-isang talo ng isang Albert Pagara. And mas bata ho ito kaysa kay Casimero, brother, ha? Janrel Casimero is right now 34 years old or 35 years old, while Albert Pagara is only 29 years old. Isipin nyo, brother, matindi ang karanasan ni Albert Pagara in terms of local fight. So sana mahawakan to ng bigating promotions. Then pinaka the best makipagsanib kay Casimero, para sa akin, ha. Kasi marami silang pwede pang matutunan sa isa't isa. Casimero tsaka Albert Pagara, napakatindi ho niyan para sa akin, ha. Kayo ba, pabor ba kayo dun, brother? Na magsanib puwersa sila? Casimero tsaka Pagara? Comment mo sa comment section, brother. So dito, inaasar-asar na ni Albert Pagara. Bakit ganun si Albert? Kasi nakuha niya na yung kumpiyansa, no? Na na-boost na yung kumpiyansa ni Albert Pagara matapos niyang matikman yung mga suntok ng kalaban. Parang kayang-kayang saluhin. Ayan, no, tinatawan-tawanan na ni Albert. Ganyan ho katindi si Albert Pagara. Pagka hindi mo kayang saktan, nako, sure ball, laglag ka sa fight. Oh! Ang tindi nun! What a punch by Albert Pagara! So, brother, tingin mo, sa 29 years old na edad ni Albert Pagara sa ngayon, tingin mo ba kaya pa niyang maging world champion? At ano ba yung kailangan niyang ma-improve para hawakan niya yung belt balang araw? So, muli, mag-ingat ka palagi!